sandali lang, wala ba kayong malasakit talaga? Wala ba kayong concern? Ha? Wala ba kayong mindfulness of pag ginawa ko to, anong mangyayari? Ginagawa mo ngayon na hindi mo ini-explain, ha? Yun ang hindi mo ini-explain sa mga opisyal. Mm-hmm. Kung hindi mo ini-explain sa mga opisyal, lalo namang hindi i-explain sa taong bahay. Tingnan nyo na lang, ho. Sabihin nyo sa inyong tao, mali kasi yung bulong, kung talagang bumulong. Magkano bang budget ang nailagay natin dyan sa Yolanda? Sa Yolanda. Well. So pag inalis mo yan, ina-uproot mo yung buong pamilya. Tama. Ay, sandali lang, wala ba kayong malasakit talaga? Wala ba kayong concern? Ha? Wala ba kayong mindfulness of pag ginawa ko to, anong mangyayari? Kasi ho, kung ang default excuse eh, hindi ko alam yan. Ay, anong alam mo? And that's the usual na sinasagot niya kapag nagkakaroon ng kontrobersiya. Yeah. Ang kanyang mga desisyon that have impact on well-being of the people, governance, ang lusot niya, titingnan ko muna yan. Aalamin ko kasi hindi ko pa alam yan. Ma'am, may tanong ang taong bayan. Hindi po ito kasi isolated. It has become a pattern. Padrona siya, and it has become parang ganun na ang forma ng pamamahala. When you are critical to the government of administration ni Marcos Jr. and his allies, and when you are associated politically or by activities of political operation sa mga Duterte, or if you are not loyal doon sa gusto nilang gawin mo, like nangyari kay Mig Subiri, nakala nila kaibigan at makokontrol nila, tsutsugiin ka, gugurgurin ka, at ikaw ay tatanggalan ng mga mandato na ibinigay ng mga taong bayan in a popular electoral process. How very dangerous in a vibrant democracy ang ganitong pagkukulaps ng tamang demokratikong pamamahala at mga prinsipyo ng batas sa operasyon ng burokrasya at pamamahala. So, siguro ka, Eric, yung tinatawag sa political science, yung democracy deficit, no? Makikita mo na, sandali lang, lahat tayo naghalal. Wag na yung unity team kung ibinasura na kaagad ng August 2023, no? Sige na, okay na yan. Pero yung gawin mo yung ginagawa mo ngayon na hindi mo ini-explain, ha? Yun ang hindi mo ini-explain sa mga opisyal. Kung hindi mo ini-explain sa mga opisyal, lalo namang hindi i-explain sa taong bayan. Tama. So nakakalungkot dahil lumalabas talaga, it's a use of naked power. Naked power. Wala akong pakialam sa inyo. Gagawin ko yung gagawin ko. And bahala na ang mga abogado ko at mga defenders ko to justify in law. That's right. At kung nakaka-shock kasi hindi naman ito ang hinalal natin. Tama. So lahat ng taong bayan, nagtatanong, hindi naman lahat, kasi yung mga dilawan, natutuwa. Na. Oo, kasi natutuwa sila. Alam mo, plain and simple eh, ang dilaw galit kay Duterte. Ang mainstream media galit kay Duterte. Ang CPP-NP, galit na galit kay Duterte. So yung lahat na galit kay Duterte, yun ang unity team. Tinipon na. Yung kasama ng pula, kasama ni na Mr. Marcos. So, lahat yung, wala akong pakialam dyan kay Duterte. Sisirain namin si Duterte, sisirain namin ang Davao City. For what end? 2025 and 2028. Ma'am, hold your commentary kasi babalikan natin yan. Napakaganda ng sinasabi mo. This is a height of naked display of power and scandalous abuse of authority. At walang pagrespeto sa mga kapangyarihang itinalaga ng mamamayan sa isang popular na eleksyon sa mga hinalal ng bayan like mga mayor at mga gobernador. Inaapakan. Ito rin, ma'am, maliban sa kanilang panggigipit at mga pag-abuso sa kapangyarihan at paggamit ng instruments of the state at sinasagasaan ang mga ilang batas na nagagarantiya na sinasabi mong hindi dapat maganap ang deficit of democracy o kawalan ng demokrasya, ito pa ang paggamit ng kasinungalingan at panloloko sa mga public interviews para lamang gumawa ng political attacks sa kanilang perceived critics of the administration sa mga Duterte, lalo na sa former president. Pakinggan natin itong wala sa sarili halos na pahayag ni Pangulong Marcos Jr. sa Yolanda issue.
Itinama ni dating Housing Chief Marcelino Escalada ang pasaring ni Pangulong Bongbong Marcos na wala raw nagawa ang pinalitan niyang administrasyon para sa mga biktima ng Superbagyong Yolanda noong 2013. Sabi kasi ni Marcos, hindi talaga pa tayo nakapag-fully recover. Hindi natin masasabi nakapag-fully recover pa na tayo sa Yolanda. So that's still that we all those rehabilitation, you know, we only really started 2 years ago. Because nothing was done in the previous administration, nothing was done in the administration before that. Sa eksklusibong panayam ng SMNA News, sinabi ni Escalada na dating General Manager ng National Housing Authority sa Administrasyong Duterte na maling bulong ang nasagap ng Pangulo. Katunayan, ito ang bilang ng Duterte Housing. Upon the leadership of former President Mayor Rudy Duterte, umabot tayo ng more or less 160,000 ang ating naipatayo. Nasa 205,000 na bahay ang target na ipatayo sa kabuuan ng Yolanda Rehabilitation Program batay sa datos pa noon ng Pinoy Administration. Bawat isang bahay kasama ang lupa ayon kay Escalada ay nakakahalaga ng 290,000 pesos. Pumalo naman sa 60 billion pesos ang pangkabuuang pondong inilaan dito ng gobyerno. Nakadisenyo ang Yolanda Housing Program bilang deliverable o may bayad batay sa naunang plano ng Aquino Government. Pero sa Duterte administration, ginawang libre ang pabahay dahil walang-wala ang mga biktima ng bagyong Yolanda. So walang babayaran at walang binabayaran yung mga tao na awardees natin in the Yolanda Housing Project. And we started to distribute the titles already to them during our time. Bakit nga ba nasabi ni Pangulong Marcos na walang nagawa ang Duterte government para sa mga biktima ng Yolanda? Gayong puring-puri ito kay Pangulong Duterte noong 2017 sa mga programa ng pamahalaan para sa mga binagyo. There was a misinformation on the part of the responsible persons giving information to our President Bongbong Marcos. Ani Escalada, nasa 30,000 hanggang 40,000 na pabahay na lamang ang kailangan gawin ng Marcos administration para makumpleto ang Yolanda Housing Program. At may 4 taon pa ang kanyang administrasyon para gawin ito. 30,000 na lang of the 205,000 target. Yun probably ang sinasabi niya na umpisahan nila. Of course, umpisahan nila because that was the time within which yung budget ng DBM was also released in 2022, 2023 at saka 2024. But in fairness to PIRA administration and PRRD, on board ako doon. Ako ang nandoon sa lahat ng 9 provinces, something like around close to 190 LGUs. All the way from Samar, Gayuan Samar hanggang lumabas si Yolanda sa Yolanda Corridor na tinatawag natin in Palawan. Hamon naman Escalada sa Marcos administration. Let the people testify of the production and accomplishments made by the Pinoy administration and the Duterte administration. Ang sa akin lang is that people of Tacloban, hardly and badly hit by Yolanda, can very well tell naman MJ kung anong nangyari dyan. May mamalu na ang ating mga kababayan ay mahirap mong pagbigyan ng mga sinungaling na pahayag. Pero nakakagulat na hindi niya alam, ang kanyang kapatid ang nagsabi mismo that that is not true, that even when Duterte Rodrigo was the mayor of Davao City, he was among the first responders. Kasama si Pastor Kibuloy na nagstay doon ng isang buwan mahigit ng mga team, nagpakain, nagbigay ng tubig, ng gamot at iba pa. Ano pong analysis ninyo sa mga ganitong pahayag niya? Alam mo ka, Eric, ako'y nagulat nung una ko narinig. Kasi iba yung declaration na noong 2017 sa ngayon. Ako'y nagulat at sinabi niya na walang nagawa. Yung previous administration, unang-una, sino ba ang naglagay ng plano ng Yolanda? At yan, pwede niyang i-check kay Senator Ping Lacson. Yes. Siya ang naging SAR ni Presidenta Aquino. No? Huwag naman po natin bastusin. Alam ho nyo, mahirap maging pangulo sa ating bansa. Hindi natin alam kung ano yung mga challenges, yung mga information na kanilang nami-meet while in office. Tama. Pero to put down 2 administrations na walang nagawa, aba sa mga dilawan ho, tinaya ho ni President Aquino ang pangalan niya dyan. Kahit nagkaroon ng issue between Romualdez and Marrojas, tinaya niya. Nagpagawa ng plano, kinuha niya si Senator Ping Lacson dahil alam niya yung peso value
na i-invest dyan, proprotektahan ni Ping Lacson. Hindi na roll out. Dahil nagtapos ang eleksyon, nagkaroon ng eleksyon. Sino nag-roll out? Si Presidente po, una. Pangalawa, wala si Presidente Duterte. Hindi ho ba day zero? Nasa ground, day one, sa, ground nasa ground zero na siya. Siya ang dumaan. San ho nang galing? Alam na alam ko yan, sa Matnog, Samar. Papunta dyan sa lugar ninyo. Pangatlo, ayan po ang mga datos at mismong ang mga kalihim na involved dyan sa task force na yan ay nagsalita. Ang alam ko po, 85% of the plan has been executed. Yes. Ngayon, hindi ko alam kung anong gusto nilang sabihin na hindi nagawa. Anong gagawin mo? Again, sa Marcos administration, ha? Ang bagal nyo nga ang absorptive capacity ng ahensya dito sa administrasyon na ito, ang underutilization. 85% yes. of the budget of 2024 has been released. Yet, the utilization is low. Yeah, tama ba yung i-release mo yung 84%? Abay, hanggang third quarter na ho yan. Meaning, ang naiiwan na lamang po ay 16%. Ay, at mandatory, dapat ma, may buffer ka na 5 to 10% for calamity. Yes. So kung nasa ahensya yan at hindi gumagalaw. Nasa bangko yun. So anong issue na naman? O nasa earning interest. Yes. Diba? So again, ang aking kwan, huwag nating questionin ang established facts. Itong administrasyon na ito, nagkaroon ng public display na magti-team up sila with the social media organizations to fight disinformation. And yet, hindi ho ba yan disinformation? Ang sariling pangulo sa bibig niya, sinabi, walang nagawa. So ang tanong ko, kung walang nagawa, anong gagawin nyo? Diba? Tama. Isa na yung magpukol ka, pero isa yung, ito yung plano namin. Ma'am, we call your attention to this. The context and the timing of the interview of Marcos Jr. President Marcos Jr. was on the day before the Yolanda rally. Hmm. Na ang Maisog rally ay associated kay Pangulong Rodrigo Duterte. Hmm. And then he spoke about something that is really out of this world. Hmm. That even his sister, si Senator Aimee, ay sinupalpal siya. Hmm. At ang taong bayan sa Leyte ang sumupalpal sa kanya. And now, sabi mo, established hard facts will not deny the truth that Duterte government made the delivery of around 85% accomplishment na hindi nangyari sa previous government, although sinimulan, at kaya nga nagkaroon ng stability sa recovery ng area ng Leyte at Tacloban at paligid nito. Please. Eric, alam mo, ang isa ko pang banat dyan, 15% ang natira. Put together the AFP Brigade of Engineers, finish it. Tama. Diba? Kung sinasabi 85% na tapos, 15% na lang ho ang gagawin nyo. Mm. O nasan ho ang blueprint nyo? Ayun. Diba? It's one thing to sagutin, salyagin dahil may maisog. It's another thing to be responsible as a president. Kasi yun ang kanyang tungkulin dapat. Yun ang tungkulin mo. Hindi ang tungkulin mo pumukol sa oposisyon. Pero pagtrabahuhan mo naman yung 15% na lang iniwan sa'yo eh. Tama. Parang sinasabi mo, begin at zero. Kung begin at zero ho, sir, marunong kayo sa budget. Mm. Dahil nag-senador kayo, I hope you understand the workings of government through the General Appropriations Act. Tingnan nyo na lang ho. Sabihin nyo sa inyong tao, mali kasi yung bulong, kung talagang bumulong. Magkano bang budget ang nailagay natin dyan sa Yolanda? Sa Yolanda. That in itself is proof tama na may ginagawa. So ako yung nagugulat doon, no?